Pakita sa inyo yung EDC knife ko. Ayan, buksan natin. Nilagay ko sa kahon tsaka sa pouch para kuwari bago ulit. Pero gamit na gamit na itong EDC knife ko na ito. Kaya pala, Surefire to. Isang rescue knife na napakalaking tulong para sa akin. Sa pang-araw-araw na biyahe, kahit saan man ako magpunta, eh, nagagamit ko talaga to. Ayan. Ito yung tsura niya. Meron siyang belt cutter tsaka glass breaker. Bali itong glass breaker na to, di ko pa nasusubukan ipang basag to sa glass, kaya mamaya susubukan natin. Pero itong belt cutter na to, gamit na gamit ko to pag bumabiyahe ako. Hindi dahil nagpuputol ako ng seatbelt o ano. Ginagamit ko to kapag marami akong dalang bagahe. Yung mga bagahe ko kasi na yun, na tricycle yung dala ko, kinakabit ko ng ano, tiyatalian ko ng Taiba, no, yung zip tie na tinatawag nila. Ngayon, pag naitali ko yun, syempre, napakahirap kalasin nun. Ang pinangkakat ko itong, ito yung belt cutter. Teka, hanap tayo ng sample ng zip tie na sinasabi ko. Oh, ito yung sinasabi kong zip tie. O yung Taiban, na kung tawagin. Napakalaking tulong sa akin ito kasi napakarami ko laging dinadalang bagahe kapag bumabiyahe ako ng malayo. Eh, tricycle lang gamit ko syempre. Hindi makatulad ng kotse yun na lahat mailalagay mo nang wala ng tali-tali. Eh, yung kailangan mo yung tali para hindi malaglag yung mga gamit mo. Ngayon na gamit na gamit ko yung belt cutter dito. Ito parang ganito. Halimbawa lang ah, ito yung bagahe, ito yung parang ng tricycle. Tatali ko lang siyang ganyan. Ngayon pag tinali ko yan, napakahirap na baklasin yan. Yan, hindi mo na makakuha, nakalock na yan eh. Kaya itong belt cutter dito ko ginagamit kasi mas safe siya gamitin kumpara dito sa blade. Hindi mo na kailangan iganto kasi pag ginanto baka umigkas pa sa'yo yung blade. Hindi tulad sa belt cutter pag ginamit mo. Ayan, papasok mo lang na ganyan. Diretso cut na. Ayan, putol na. Kaya napakalaking tulong para sa akin itong belt cutter na to. Tapos isa pa, kapag nagko-commute naman ako syempre, itong glass breaker para sa akin ay napakalaking tulong nito. Halimbawa, nakasakay ka sa bus. Ngayon eh, di naman natin gusto pero nangyari halimbawa yung isang aksidente, tumupo yung bus. Kailangan mo makalabas. Ngayon, paano ko makakalabas? Paano mo mababasag yung bintana ng bus? Diba? Kung hahanap ka ngayon ng matigas na bagay para makabasag ng salamin ng bus o bintana, eh napakahirap nun. Lalo kung nasa sitwasyon ka na na-disgrasya ka. Ngayon doon papasok ngayon yung gamit ng glass breaker. Napakalaking tulong niya. Ismash mo lang siya sa glass o sa bintana. Basag na yung bintana. E ngayon hindi ko pa na nagagamit to sa awa ng Panginoon. Mamaya susubukan natin magbasag tayo ng bote. O kaya kung may makikita tayo ng jealousy, susubukan natin kung uubra nga ba talaga tong glass breaker na to. 10mm na pambaklas ng nut. Tapos meron din siyang ayan, bottle opener na nakakabit sa blade. Tapos ito yung tsura ng blade niya, papakita ko sa inyo. Ayan. Gamit na kaya medyo may mga gasgas na. Tsaka parang may mga dumikit na dakta. Kakahiwanan kung ano kapag nagpupunta kami sa hulo o sa paanan ng bundok. Gamit na gamit ito pang pitas ng daon ng saging, pang talop ng mangga. Ayan, ayan yung mga gamit ko sa kanya. Tapos, kung mapapansin nyo, pag binuksan ko siya, dati pag binuksan ko ito, ganito ito eh. Isang ganito ko lang, bukas na dati. Kaso nag-stack up na siya, kulang lang siguro sa linis eh. Alapang panahon, hindi ko malinis, gamit lang ako ng gamit. Kaya ganyan siya. Kaya ang nangyayari, pag bubuksan ko siya, gaganon ko pa. Medyo maganda rin naman natin, pero dapat pag ginanon mo siya, bukas na siya. Eh, kaso hindi, kailangan ko pa siyang iganto, ayan, para pumukas. Ito yung lock niya. Bali, kung ipo-fold mo siya, itupi mo lang dito. Fold mo yung blade. Ayan. Ayan. Kailig mo ito, humalap tayo ngayon ng magandang lokasyon para mabasag natin itong bote na ito. Susubukan natin yung glass breaker ng Surefire Rescue Knife natin. Humalap, lumayo pa tayo sa bahay para kahit pa paano hindi mabulaho yung kapitbahay, baka mapagkama lang pa tayo nagwawala eh. Ito, lumayo pa ako, punta pa ako sa mga buka rin. Ayan.
Susubukan na. Tara na, subukan natin basagin tong bote na to. Tingnan natin kung ubra yung gas breaker dito. Ang kalat natin eh, naka-plastic pa rin. Halika na, subukan natin. Ayaw. Teka, may dadaan. Hintong muna tayo. Bali yun na nga, uminto tayo dahil may dumaan. Baka mapagkamulan tayo kung anong ginagawa natin dito. Subukan ulit natin. Wala, ayaw. Hindi siya umubra dito sa bote ng Alfonso. Masyado kasing makapal. Ito pa. Ayan. Subukan ulit natin. Wala, ayaw talaga umubra. Siguro dito umubra siya sa salamin. Kaso, huwag natin subukan. Alright, ala, kung mapapansin nyo, hindi pala siya umubra. Ngayon ko lang din sinubukan ito sa bote. Hindi siya umubra, mga kilig mo ito. Kaya, tara na, atras. Ang glass breaker natin sa bote ng Alfonso, eh bukod sa makapal na yung bote ng Alfonso, itong pinaka glass breaker natin mismo ay pudpud na. Ayan, teka lang, ayaw siya mapokus. Ayan, kung ayaw lang mag-focus ng camera natin mga kilig moto, pero ayan, pudpud na siya, kaya ayaw niya rin siguro makabasag. Kasi kung natatanda ko noon, tinutok-tok namin ito sa kahoy eh. Sarap kasi tok-tok sa kahoy, kaya naupod na siya. Pero siguro kung mga ganitong salamin naman, no, yung mga salamin ng bus, ayan, kaya niya rin basagin. Kaso hindi natin susubukan dito. Ay mababa, wala naman tayong ipapalit dito sa salamin ng sidecar natin. Ayan mga kilig moto, yung glass break. Kilig mo to, salamat sa panonood nyo. Pinakita ko lang kung ano iba yung nagagawa at naitutulong sa akin itong EDC knife ko. Ayan. Kasi napakalaking tulong talaga nito para sa katulad kong araw-araw ng bumabiyahe. Hindi lang dahil na pang self-defense ito, kundi dahil na rin na may belt cutter at glass breaker to. Balang araw pwedeng makapagsalba sa atin sa sigrasya o kaya makapagsalba ng kapwa natin. Diba? So yun, salamat sa panonood mga kilig mo to. Thank you.